Hello po, magandang araw sa inyong lahat at welcome na naman sa isang video. So sa video na to ay gagawa tayo ng actual test tungkol sa S1684S 12 volt 60 ampere na Lifepo4 battery pack. At tignan natin kung ilang oras na kaya niyang patakbuhin ang isang 220 volts, 100 watts na floodlight. Pero bago natin gawin ang actual test ay i-charge muna natin yung battery hanggang sa maabot niya ang kanyang 100% na capacity. So, ayan po, naka-charge na yung battery. Gumamit ako ng power supply para i-charge ang battery. Dahil 220 volts, 100 watts na LED floodlight ang patatakbuhin ng battery ay gagamit tayo ng solar power inverter. So dito natin i-plug yung 220 volts, 100 watts na LED floodlight. Siya nga pala, ang solar power inverter na to ay nakakunik sa isang step-up boost converter. Dahil ang solar power inverter na to ay 24 volts. Kailangan na gumamit ng step-up boost converter para yung 12 volt na battery ay kaya niyang pagganahin yung 24 volt na solar power inverter. So, ayan po, full charge na po yung battery dahil yung arrow indicator ng solar charge controller ay nagbi-blink. Yan po, nagbi-blink yung arrow indicator ng solar charge controller. At ang boltahe ng battery ay nasa 14.4 volts. So, after 3 hours and 14 minutes, ang capacity na nahatak mula sa battery ay 11.88 ampere. At ang voltahe ng battery ay nasa 13.1 volts. So, kaninang umaga, nadatnan ko na yung BMS ng battery ay nag-shutdown. Nag-shutdown yung BMS dahil yung battery ay low watt na. Ang ginawa ko ulit para mag-activate yung BMS ng battery ay short circuit ko yung negative wire ng BMS at negative side ng battery. Friend po, nag-activate ulit yung BMS. So, check natin kung ilang oras na napatakbo ng S1684S 12 volt 60 ampere na Lifepo4 battery pack ang 220 volt 100 watt LED floodlight. So ito po ang resulta. Base sa measurement ng DC multifunction meter, napatakbo ng S1684S 12 volt 60 ampere na Lifepo4 battery pack ang 220 volt 100 watt LED floodlight ng 14 hours at 31 minutes. At ang S1684S 12 volt 60 ampere Lifepo4 battery pack ay nakaya niyang mag-produce ng 52.06 ampere. So at least sa video na to, may idea na kayo kung ilang oras na kayang patakbuhin ng S1684S 12 volt 60 ampere na Lifepo4 battery pack ang mga appliances na 100 watts. Pero para sa akin, mas maganda kung ganito na lang. Yung 50 watts pwede ninyong gamitin sa mga ilaw. At yung kalahati naman, yung 50 watts ay pwede ninyong gamitin sa mga cellphone, TV, or maliit na electric fan.
Ganun po. Or pwede naman na kapag yung bahay ninyo may apat na kwarto, pwede kayong gumamit ng 5, 10, 15, 20. Pwede kayong gumamit ng bulb na tigpa 5 watts sa bawat isang kwarto. Tapos yung 80 watts na matitira, yon ang gamitin ninyo sa cellphone, TV at electric fan. Siya nga pala ang S168 4S 12 volt 60 ampere na Lifepo4 battery pack ay pwede ninyong gamitin sa mga refrigerator na 80 watts. So, I think hanggang dito na lang ang video na to. At maraming salamat po sa panonood. Bye guys! Kita-kits ulit sa susunod na video.